Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin, naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha, kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng
ano, classroom construction. Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education.